sabi niya, sabi niya nalang ko natatandaan ko ano yun, huwag lalabas ng ano ng Friday 13 kasi baka ma-accident, di ba? So yun, iniisip ko lagi yun. Sabi ko, paano kung halimbawa importante ang lalakari mo? O kaya meron ngayon date ng girlfriend mo, tawag mo. Tapos, yung punto na yun na araw na yun eh, Friday the 13th, ito naman mo ba, sasayang yung araw na yun. Hindi, kumbaga, napigilan ka ng makontrol yung sarili mo, yung sa takot nga na ganun, matapamahingin. Tapos may mga pamihingin pa ko na, huwag daw magwalis ng gabi dahil ang grasya lalabas daw. Naglalabas ang grasya kung hindi ka magtatrabaho talaga. Kung tatamad-tamad ka ng patulog-tulog, naglalabas ang grasya mo. So yun po ay isaks sa mga tapos. Pero na-overcome po natin yun sa pamamagitan ng mga specialista, the doctor, psychologist, yun, na-overcome natin yun. Pero, ayun, bakit nga ba tayo natatakot? Bakit nga ba tayo natatakot? Una, nadadala tayo sa experience at gulad nga po nang nangyari sa akin sa Jollibee. Dahil sa experience ko, ano nyo ba nangyari sa akin sa experience nyo? Nang na-apply ako lang, imbis na high level, nakapag-apply ako ng messenger, janitor. So, ibig sabihin, hanggang dun lang ang ano ko, kakayahan ko. Eh, gusto kong umangat dun eh. Dahil sa takot na yun, sa experience sa akin, hindi ko maabot yung gusto ko na mas mataas pa. Lalo pat pa yung pinag-aralan. Tapos, ngayon nga po, ano, una, dala tayo ng experience. Ang pangalawa po, ito yung magkakaroon ka ng takot sa palalabasan. Marami po sa atin, lalo na sa yung mga mananampalataya, minsan, natatakot yung halimbawa, ikaw na ang inassign dito sa God's Club, no? So, kuya natin itong minsan kasi dito naman tayo. Yung sa palalabasan. Natatakot kang tumayo dito dahil iniisip mo agad yung mga iisipin ng mga tao, baka pagalitan ka ng pastor, sa yun ang nangyayari sa tao. Ayan, si Rachel. Ayan, ulo. Ayan, si Rachel. Pero, hindi po dapat yun kasi huwag po tayong magsilbi sa tao. Magsilbi po tayo sa Panginoon dahil ibabagsak ka ng Panginoon kapag yung sariling iniisip mo eh. Amen po. Amen. Nakatulog na kayo. Nakatulog kayo ha. Tapos ang sinabi ko sa pangatlo po, hindi maasik tayo sa sariling kakayahan natin. Ano po, minsan dumarating sa atin na tayo na mismo ang gumagawa sa atin. Lagi natin sinasabi na sa Panginoon lang po tayo. Tapos lumalabas, Lord, sino na. Nakita mo na ang sariling kakayahan mo na ang kami. Pero dinudugin ko nga nito patuloy ko yung sinabi ko. Kaya patuloy mong gagawin ko, makakaas sa sarili mong kakayahan. Kaya ikikwento ko lang po, nung ako yung nag-drive po rin po sa papunta na kami rin ng Rachel, eh nabili ko kami, sabi ko, ikaw na lang ano mag tapos inisip ko, kung siya naman, paano po, ang Panginoon kasi sa atin, may ano po siya eh, may layunin eh. Meron po siyang plano sa atin eh, na nangyari. Pero kung paisintulutan mo yung mga plano niya, sa pamamagitan mo, eh, baliwala. Nababaliw ko na yun. Yun nga, yung papunta kami dito, sabi ko, ay, Lord, wala po kasi yun na malaking Diyos ka. At ikaw po ang magbibigay ng karunungan sa akin. Amen. So, nagpapasalamat nga po kanina na nandito ko sa inyo. Amen. So, yun po yung pangatlo po, no? Mabalik po tayo doon sa verse na yun. Ang sinabi niya po rito, sapagkat hindi espiritu ng kaduwagan o katakutan ang ibigay sa ating mundo, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at pag-ibigin sa mundo. Ayun nga po, binigyan po tayo ng muna ay
pangyarihan. No, binigyan po tayo ng pangyarihan. Buksan po natin ang ating banal na aklat sa Isaiah 41:10. Ano kayo matutulog ah? Isaiah 41:10. Yun nga po, ang sabi rito sa Isaiah 41:10. Ako'y isa sa inyo, huwag kang matakot. Ako ang Diyos. Di ka dapat palalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas. Yan po ang sinabi. Yan nga, huwag kang matakot. Huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasa inyo. Huwag kang manglupay-pay sapagkat ako'y iyong Diyos. Aking palalakasin ka, oo, aking tutulungan ka. Oo, aking alalayan ka at sanang kamay ka ng aking kapatid. So makikita po natin dito na yes, maliwanag po na sinasabi niya rito, huwag niya raw po tayong matakot. Dahil dito sa verse na to, pinangako niya po ito eh. Siguro maliwanag naman po na andyan po siya palagi. Yun nga sinasabi ko na napakalaking Diyos po natin yan. Huwag tayong umasa lang na sarili lang natin. Andyan po siya. Tutulungan ka sa mga anong mga nangyayari sa'yo sa buhay mo. Kung ikaw may nangihina o sa mga katakutan na, andyan siya sa verse 10 sa 61. Sa Isaiah 41. Meron pa po dito yung ibigay niya po. Ang sinabi rin niya rito ay yung sa pag-ibig nga po. Ano, una pa man, pinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin sa mga malitan niya. So, meron pong verse dito sa pag-ibig, may kita po natin sa 1 John 4:18. Verse John 4:18. Ang sabi po rito sa 1 John 4:18 ay, walang kalakip na takot ang tunay na pag-ibig sapagkat pinapawi ng pag-ibig ang anumang pagkatakot. Hindi paganap ang pag-ibig ng sinumang nakatakot. Sapagkat ang takot ay kaunay ng pag-ibig. So meron palang paparusahan din. Naparusahan mo sarili. Kapag kay may takot. Ayan. There is no fear in love, but perfect love that is out here. Because fear is all punishment. And he has fear is not made perfect in love. Walang kalakip na takot ang tunay na pag-ibig sapagkat pinapawi ng pag-ibig ang anumang pagkatakot. Hindi pa ganap ang pag-ibig ang sino mang natatakot sapagkat ang takot ay kaunay na pag-ibig. So, sinasabi nga po rito na oo nga, tunay nga po na pinaparusahan mo lang ang sarili mo kung ikaw ay palaging takot. At makikita rin po sa yung sinabi niya sa last, yung kahusayan, no? Makikita po natin sa Philippians 4:13. Philippians 4:13, ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas ng kaloob sa akin ni Kristo. So, ibig sabihin po talaga, kung talagang ipamumuhay natin na bilang Kristiyano, mananampalataya, na magtiwala lang tayo sa Panginoon, ang sabi niya po rito, ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin. So, ibig sabihin, doon pa lang, binigyan tayo ng kalakasan at karunungan ng Kristo sa pumagitan ng Kristo. Amen. Opo, bago po ako mag-last ng, matapos po ito, basahin po natin, may iwan lang po ako sa inyong verse na matatagpuan po sa Kawikaan 1:7. Ang sabi ko sa Kawikaan 1:7,
ang pagkatakot kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Ngunit walang halaga sa mga mangmang ang aral at mga gawain. Ibig sabihin, sa Diyos lang po tayo matakot. Wala na pong iba, hindi sa kanya lang po. Sige po, eh ano po natin yung mga katulad nga ng mga sinabi ko muna, yung mga pobre, yung mga takot. Alis na po natin yun. Kung halimbawa, kung sa ating mga miyembro ng GATSA, natutunan ko rin po dito na although, kasi sa para sa aking pananaw, no, mahirap ang tumayo rito lalo na ito ang magbibigay ng tayo. Kasi bawat kasabihin mo rito ay may tatalim sa puso ng may puso. Pero hindi hadlang yun na matakot ka dahil kung ang hihilingin mo ang karunungan sa Diyos, ibibigay niya yan. Maniwala lang po tayo dahil ang lahat ng mga binanggit natin po sa mga verse na po ay tunay pong isa pong totoo po ito at hindi po ito na hindi niya pwedeng balikuhin yung mga promise niya. Ikaw ba, halimbawa, tama ka, magpaparaw ka sa anak mo na gusto bibigyan kita ng candy. Tapos hindi mo bibigyan. Ano, masitira ka pag halimbawa hindi mo na bibigyan. Yun hindi po. Pero hindi po talaga siya mandaraya. Mm-hmm. Po. So yun po mga kapatid na huwag nating kontrolin ang ating sarili sa magitan ng tao. Ibang sinatayo tayo dito ni Pastor, tumayo na tayo. So, hindi po manalangin po tayo at tumayo po tayo lahat sa manalangin ng tayo. Oh, hallelujah. O Diyos, amang makapangyarihan sa lahat ng tulad na pangalangin. Panginoon, Lord, maraming salamat po sa mga salita mo ito, Panginoon, na binigay mo ngayon, Panginoon. Lord, personal po ako nagpapasalamat dito sa inyo, Ama, na inalis po sa akin ang topic, Panginoon. Lord, maraming salamat po sa inyo. At Noy, ito po'y pumasok sa puso't isipan po ng bawat isa po rin sumasapan ng bahay. Panginoon, Lord, kailangan po ang mga ay naman po, Panginoon, ang aming niluluwalhati, wala na po ibang Panginoon. Lord, bigyan po ng karunungan ang mga mananampalataya po na nandito, Panginoon. At Lord, dinadalangin ko po rin sa mga Ama na alisin niyo po ang takot sa bawat isa. Lord, once again, maraming salamat po, Panginoon, sa inyong mga salita. Ang mga panalangin po namin ito ay tinatakot na alisin niyo na may pinakamakas na patuloy po sa mga ang ito pangalan lamang niyo. Amen. Thank you, Lord. Thank you. Thank you, Lord.